mga Marcos supporters, Marcos loyalists, yung silent majority na sumusuporta sa ating administration. Alam nyo, palagay ko, magkaisa kayo na suportahan at bigyan ng proteksyon si Pangulong Marcos Jr. at yung labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasi iba na po ang galaw ni Sara Duterte. Pakinggan po nyo ito. Yung pangalawang pangulo ng ating bansa, iba na po ang mga sinasabi at iba na po ang mga pwedeng maging galaw nito. Kung nasabi niya ito, malamang pwede rin niyang gawin. Di ba? At kung ano-ano pa, ito pakinggan nyo. Hinga ng malalim pa, oh. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Ayan, oh. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Kinukulam daw siya? Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Ang sama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yon. That's their happiest day. So yeah. Nagsama kami. Yeah. Kinukwento niyo yung tukol sarilo. Ipaliwanag tayo niyan mamaya. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate. Yeah. Na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano yung isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung... Tawag niya kay Presidente, guy lang. Bata, louder this guy, time. Sabi niya, Presidente yun. Sir President, can I have your watch as a graduation gift? Ang sagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako, wasn't feeling very well, nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Ayan, no? Kita mo, may threat. Oh. Gusto daw yung tanggalin ang ulo ng presidente. I realized toxic na yung relationship. Gano? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalo mapahiya yung bata if I do that. So I just imagine. Okay. Alam po ninyo, ganito yan.
Sa issue po ng graft and corruption, ang pwedeng kasuhan at may pagkakamali ang humihingi at nagbibigay. Just imagine ang sinasabi ng pangalawang pangulo. Bibigyan ko lang reaction ito, baka marami pa yan eh, baka malayo tayo. Graduation ito. Ang sabi ng bata, baka daw pwedeng Alboro, gusto niya yung relo ng pangulo. So ibig sabihin, hinihingi niya sa pangulo yung relo. Di ba yung panghihingi, korupsyon? Ikagagraduate lang nito eh. Nanghihingi na, di ba korupsyon yun? Tapos ang hihingan pa niya, presidente, pag binigay ng pangulo, kinonsinti mo yung korupsyon. Hindi nakuha ni Inday Sara Duterte yun. Ako, nakuha ko yun. Inday, hindi mo nakuha yung puntong yun. Kaya hindi ibinigay ng pangulo kasi ang implication nun, kinukonsinti niya yung panghihingi. Nalabag yun sa batas. Korupsyon yan. Inuulit ko, ang humihingi at nagbigay ay korupsyon. Sa gobyerno, ganun eh. Ang taga-gobyerno, pag tumanggap nang galing sa kung kanino man, yung nagbigay at tumanggap, korupsyon. Yung nanghingi at nagbigay, ganun din yun. Nasa batas yun ah. Bakit hindi alam ni Attorney Vice President Sara Duterte? Nakuha nyo? Any comment, reaction, sige lang, ituloy nyo natin. Okay? Eto, ituloy-tuloy niya eh. Pero isang matindi nun, kaya sabi ko dapat mag-ingat eh. Aba sabi niya, gusto rin niyang putulan ng liig ang Pangulo ng time na yon. Ano, normal pa ba yun? Ng mga statement na yan? Delikado, di ba? Ituloy natin. Imagine myself cutting his head. Nagigigil siya, oh. Ito. Alika natin. Imagine myself cutting his head. Ayan, oh. Gusto ko niyang putulan ng liig. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin dahil sa mga katabi ko. So, na-realize ko. So, gusto daw niyang putulan ng liig ang Pangulo at saka ganun din yung mga katabi. Ganun siya, Vice President. Wow. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung... Eh, graduation ng mga bata yan eh, corruption yan. Tsaka yan. Mukha niya. So, ito, kaya ko pinapaliwanag. Ah? Alam po niyo, threat yan eh. Sa isang elected president. Yung pinagbantaan niya, putulan ng liig, eh kung yan ay bantaan yung panahong yun na maraming tao, baka pwede niyang gawin yan sa susunod na mga araw. Kaya again, sinasabi ko, kayo mga Marcos loyalists, Marcos supporters, at mga silent majority nagmamahal sa gobyernong ito under President Marcos, palagay ko kayo, mag-volunteer din kayong magbigay ng suporta at proteksyon sa ating Pangulo, hindi lang ang Presidential Security Group. Kasi yung pangalawang Pangulo, nagsalita ng ganyan. Isipin mo, dati siyang Department of Education Secretary, parang gusto niyang konsintihin yung panghihingi ng relo ng graduate sa ating Pangulo. Na kaya hindi ibinigay ng Pangulo kasi nga part ng corruption yun, bawal yun. Leader by example, huwag kang magbigay. Pwede kang voluntary magbigay ng regalo, pero yung hiningan ka tapos ibinigay mo, corruption yun. Kinukurap ng estudyante ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kaya para sa akin, tama lang yung ginawa ng Pangulo. Hindi niya ibinigay kasi masamang pangitain yun. Masamang sample yun na ang Pangulo ay kayang hingaan ng kahit sino tapos ibibigay. Oh, korupsyon nga yun eh. Pero hindi yata alam ni Inday Sara Duterte yun. At nangigigil pa siya, gusto rin niyang putulan ng liig at saka yung mga katabi. Ano yun? Ang tawag nga lang niya, this guy eh. Eh di ba si Presidente yung tinutukoy niya? So ibang-iba na po. At sa akin pong analysis at opinion, matapos kong makita, mabasa ang napakarami mga comments dito sa isyong ito. Ba'y parang ang tingin po ng taong bayan eh. At ang tanong nila, normal pa ba yan? Nasa tamang pag-iisip pa ba yan? Ako nagtatanong na rin, tama bang pag-iisip ng isang pangalawang pangulong ganyan? Delikado. Alam nyo, napaka-sensitive niyan. Huwag naman sana, ano man ang mangyari sa ating Pangulo, sa anumang bagay, huwag naman sana, pag nawala ang Pangulo, automatic ang Vice President ang uupo, tapos ganyan ang pangalawang Pangulo. Ganyan ang attitude, ganyan ang mga sinasabi, ganyan ang pagkatao. Yan ba ang magte-take over ng ating bansa sa oras na magkaroon ng problema ang ating Pangulo? Alam niyo, halimbawa, tinitingnan natin, hindi naman natin masabi, halimbawa ang Pangulo nagkasakit, huwag naman sana, at hindi na kaya magpatakbo, automatic, aalis siya ang Vice President ang uupo. Tapos yan ang papalit. Aba, kakaiba yan.
Delikado po yan. Anong tingin ninyo? Si Sara Duterte ba ay dapat nang iwasan ng Pangulo tuluyan? Huwag nang palapitin sa kanya? Huwag nang palapitin ng PSG? Kasi iba na ho yung kanyang pag-iisip. Hindi na ang turing niya sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi na presidente. Katunayan, dyan sa press conference na yan, isang araw, sinabi niya sa ratio 1 to 10, 1 lang ang kanyang rating sa ating Pangulo. At hindi niya kinikilala. Actually, ang tawag niya, this guy. This guy, ganito, ganito. Ano? Presidente yan? This guy lang ang tawag mo? Wow! Tama ba? Ang sinasabi natin, dapat proteksyonan si Pangulong Marcos, hindi lang ng Presidential Security Group, pati ng mga mamamayang Pilipino nagmamahal sa kanya. Dahil itong style at panalita ng pangalawang pangulo ng bansa, maituturing natin sa aking personal analysis at opinion, threat yan sa Pangulo. Mapanganib yan sa ating Pangulo. Yang ganyang klaseng mga style ng pag-uugali at pagkatao ng pangalawang pangulo ng bansang ito. Please like ng ating mga video. Pakishare po ninyo mga video ito nang makarating sa taong bayan sa buong mundo ang totoong nangyayari at ating pong paninindigan ang ating mga sinasabi at opinyon sa mga galaw na ito ng pangalawang pangulo ng bansa.